hell na nagpautang sa akin. December 31 ng gabi, alas 8 ng gabi. Putukan na noon ha, bigla akong merong anghel na nagpautang. Pinakapag-member ako. Noong nakapag-join ako, pag-uwi ko ng bahay, excited na akong magkinabukasan. January 1, sabi ko, eto na, January 1, 2020, simula na ng buhay networker na naman. Di ba binaw ko na nga sa limot? Lahat nga ng mga modules ko, lahat ng mga training ko, tatlo notebook ko, lahat yata ng speaker sa Forever Living, nalista ko na lahat ng mga training. So, ang nangyari, eto na, nung ginawa ko na itong business na to, sabi ko, January 1, balik networking ako. Ang tanong, sino may invite ko? Kaya nga ayoko na mag-networking eh. Kasi ang dami ko nang in-invite, kaklase, kaibigan, kamag-anak. Alam na nila. Kumbaga, ako sunog na, sila tostado na sila eh. May in-approach ako, pare, may bago akong company. Ayan na naman yung bago na yan. Pabago-bago kay. Okay, siyempre, nag-isip na ako, paano ako kikita sa crowd one? Eh, wala na naniniwala sa akin. Wala na. So ngayon, sabi ko, bahala na. Bakit? Kasi ang nasa utak ko, eto ah, sekreto ko ah. Baka makatulong sa ito. Ang nasa isip ko kasi, itong negosyo to, bigay sa akin ng Diyos. Isipin mo na itong negosyo to, bigay sa'yo ng Diyos. Isipin mo na itong negosyo to, yung sagot sa dasal mo. Di ba nagdadasal ka? Isipin mo ito yung sagot. Kasi ako nagdasal ako ng umaga. Pagdating ng gabi, in-invite ako. So, ibig sabihin, ang inisip ko lang, ito yung binibigay niyang sagot dun sa dasal ko. Yun ang inisip ko. So, pag ito binigay sa iyo ng Diyos, pangangalagaan mo o hindi? Pangalawa, binigay sa iyo ng Diyos to, pinaniwalaan mo ha, pinaniwalaan mo. Pag pinaniwalaan mo na bigay sa iyo ng Diyos to, naniniwala ka ba na aasenso ka dito? Kasi, pinaniwalaan mo na bigay sa iyo eh. Kasi, pag binigay sa iyo, pinaniwalaan mo, yayaman ka dito. Bakit? Diyos nagbigay. Hindi kanya ilalagay diyan o hindi kaya yaman. Ang nangyayari, maraming binibigyan ang Diyos ng blessings nitong Cloud One, opportunity. Pero bakit hindi lahat nakukuha yung blessings na para sa kanila? Kaya hindi nila nakukuha, nagdududa sila, talaga bang yayaman ako dyan? Networking na naman. Nagduda ka kasi. Pag nagduda ka, the moment na nagduda ka, yan ang simula ng pagbagsak mo. Tingnan mo yung lobo, palipad yan, di ba? May helium yan eh. Palipad yan, paangat. Bigyan mo ng konting butas yan kahit maliit lang. Tingnan mo, magsisimula na yung bumagsak. Kasi merong maliit na butas. Ano yung butas? Yun yung doubt. Nagkaroon ka ng konting duda. Ngayon, bakit maraming hindi nagiging successful sa Crowd One? Dahil sa maliit na duda na yan. Hindi pwede dito ang merong kahit 1% ng duda. Kailangan dito 100%. Maniwala ka na para sa'yo ito, nayayaman ka, naasenso ka. Bakit? Pagka nagkaroon ka ng duda, magsisimula ng bumagal ang kilos mo, okay? Bibigyan ko kayo ng example. Meron dalawang magkaibigan. Ako, naghukay ako ng sa lupa at ibinaon ko yung ginto. Ang nakakita, si Juan. Si Pedro, wala nung binaon ko yung kayamanan. Maraming ginto, alahas. Ngayon, nung dumating na si Pedro, kinausap ko yung dalawa. Si Juan ang nakakita na binaon ko. Kayong dalawa, hukayan nyo yung ginto, sabi nung dalawa. Sige ba, pag nahukay nyo sa inyo na, naghukay yung dalawa. Masipag parehas, masigasig. Inabot ng 1 linggo, dugo-dugo rin yung kamay. Nagdududa na si Pedro. Talaga bang may ginto dyan? Si Juan, hindi nagdududa. Bakit? Kasi nakita niya. Hukay si Pedro, hukay si Juan. Inabot ng 2 linggo, 3 linggo, umuulan, bumabagyo, sumisilong na si Pedro. Nagdududa na, parang wala namang ginto. Ang lalim-lalim na nito, wala pa rin ako nakikita kahit katiting na ginto. Si Juan, hindi pinapansin, hukay ng hukay. Bakit? Kasi nakita sa dalawang mata ni Juan kung paano binaon yung ginto. Nakita sa dalawang mata ni Juan na merong ginto. Pero si Pedro, hindi niya nakikita. Kaya nung naghukay na siya, nagdududa na siya kung meron ba talagang ginto. Yung hukay ni Pedro, ganun na lang oh. Yung hukay ni Juan, kahit pagod na yan, kahit puyat yan, kahit gutom yan, kahit hirap na yan, maghuhukay pa rin si Juan. Bakit? Kasi nakikita niya na merong ginto. At nakita niya talaga. Etong si Pedro, hindi niya nakita. Kaya isang araw, bumitaw si Pedro. Sino nakakuha ng ginto? Si Juan ang nakakuha ng ginto. Bakit? Kasi nakita ng dalawang mata ni Juan. Ngayon, marami sa atin si Pedro. Nagdududa sila kung meron ba talagang ginto. Nagdududa sila kung talaga bang yayaman. Bakit? 1 buwan na ako, wala pa akong invite. 2 buwan na ako, yung leader kong 4 nag-quit. 3 buwan na ako. Ang dami kong grupo. Tinamaan ako ng attrition. Ubus lahat. Hindi na yata ako yayaman. Umalis sila na parang si Pedro, bumalik sa pamamasukan, bumalik sa online selling, tinuloy na lamang ang pagtatrabaho. Inabot ng 1 taon, nakita nila si Juan, mayaman na. Bakit? Kasi si Juan, hindi tumigil. Kasi si Juan, nakita niya yung vision. Kailangan, nakita mo yung vision. Marami sa mga member ng Crowd One, tumatrabaho, pero at the back of their mind,
wala na silang nakikitang pag-asa. Bakit? Ang nasa utak nila, rejection. Tatlong buwan na ako, wala pa rin nangyayari. Nagbibilang sila ng mga kabiguan. Nagbibilang sila ng mga negative. Dito, kahit maraming failures, kahit maraming hindrance, kahit maraming balaki, tumuloy ka lang. Bakit? Alam mo may ginto eh. Pag nakikita mo, nayayaman ka dito. Pag sinabi mo sa sarili mo, nabigay sa'yo ng Diyos to. Ang nasa utak mo lagi, ah, kasama yan. Nawalan ka ng grupo, ang nasa utak mo, ah, kasama yan. Kasama yan. Bakit? Kasi payaman ako dito eh. Binigay sa akin ng Diyos to eh. Sigurado yayaman ako dito. Nawalan ako ng grupo, siguro tinetesting lang ako. Eh di buo ka ng grupo, buo ka na naman ng bago. Lumago yung grupo mo na naman. Nawala na naman. Ang nasa utak mo, ah hindi, pagsubok lang yan. Bakit? Nakikita ko sarili ko, 2022, mayaman na ako. Alam niyo ma'am, yung sinasabi ko sa inyo, totoo yan. Nangyari sa akin yan. Lumabas yung issue ng SEC, tapos yung mga rewards issue na yan, lahat ng grupo ko, wala lahat. Zero. Zero yan. Alam mo, nagsimula ulit ako. Simula, 0-0 ha. Wala akong grupong tumatakbo. Nagsimula ulit ako. Nag-vlog-vlog ako. Gumawa ako ng mga trainings. Gumawa ako ng mga video. Nag-invite ako ng bago. Nakakuha ko. Alam mo, sino tumatakbo sa grupo ko ngayon, ma'am? Lahat stranger. At lahat ng yan, hindi po yan sabay-sabay. Paisa-isa lang. May nawawala, may dumarating. Pero, dumating sa point na walang-wala na po akong grupo. Wala na rin akong income. Pero, dahil naniniwala ako na binigay sa akin ng Diyos to, na naniniwala ako na payayamanin ako dito. Naniniwala ako kasi nakikita ko yung patutunguhan ko. By 2021, magiging successful ako. Kung ano may nangyayari sa akin ngayon, kasama yan, sangkap yan ng pagiging success ko. Sangkap yan, pagdadaanan ko lang yan. So ngayon, kung nahihirapan ka ngayon, isa ka sa mga member ng Crowd1 na nahihirapan ka, dumadating sa point na para ka ng si Pedro, nag-iisip ka na kung totoong yayaman ka, kung totoong may ginto. Pag bumitaw ka dito, kahit malapit ka na sa ginto, isang hukay na lang, nasa ginto ka na, bumitaw ka pa. Sayang, hindi mo makukuha yung ginto. Mabagal pa, maaga pa para mag-desisyon ka. Maaga pa para pag-isipan mo na hindi ka aseso. Masyadong maaga pa. 2 buwan, 3 buwan, 4 buwan ka pa lang, nag-iisip ka na kagad. 10 taon ka na nga sa kumpanya mo bilang empleyado. Hindi ka nag-iisip eh. Hindi ka napapagod. Hindi ka naiinip. Alam mo kaya ka naiinip sa Crowd1? Kasi meron kang hinihintay. Sa employment, huwag po kayong magagalit. Empleyado rin ako sa mahabang panahon. Sa employment, kaya hindi ka naiinip. 10 years ka na sa employment, 20 years ka na sa employment, pero hindi ka naiinip. Alam mo ba't hindi ka naiinip? Kasi sa employment, wala kang hinihintay. Tingnan mo kung sino yung naiinip. Yung taong may hinihintay, yun ang naiinip. Sa Crowd1, maraming naiinip. Ano pare, mayaman ka na ba? Ikaw pare, mayaman ka rin ba dyan? Hindi rin naman, di ba? Buti nga dito may pag-asa eh. Dyan, wala. Buti pa dito may pag-asa. Bakit? Ilang buwan ka na dyan? Bakit? Ilang taong ka na dyan? 20 years ka na nga sa employment eh. Talaga? 20 years ka sa employment. Isipain ka na nga dyan, di ba? Oo. Bakit? Skeletal schedule na nga kami. Okay, tamo na. Ginawa pa kayong kalansay. Kahit regular ka pala, mawawalan ka rin pala ng schedule. Tapos ikaw, ako, eto, sa Crowd1 pa rin. Ganun lang yon. Pag umalis ka sa racetrack, hindi ka makakarating sa finish line. Eto racetrack ko, nasa racetrack ka ng Crowd1. Papunta sa finish line. Kahit gumagapang ka na, kahit yung kabayo mo, hinihingal na. Kahit yung kabayo mo, nakaluhod na. Kahit yung kabayo mo, gumagapang na. Kahit dumating sa point na yung kabayo mo na pinapasan mo na, tumuloy ka lang. Bakit? Hanggat hindi ka umaalis sa racetrack, ang tungo mo, finish line. Pero pag umalis ka sa racetrack, umalis ka sa Crowd1, bumalik ka sa employment, bumalik ka sa traditional business mo, kung mga, mayroon kang mga small business dyan, tindahan ka sa sari-sari store, may online selling ka, bumalik ka dyan, umalis ka sa racetrack, hindi ka makakarating sa finish line. Wala ka na sa racetrack eh. Ibig sabihin, bumalik ka na sa dati mong ginagawa. Yung dati mong ginagawa, wala namang finish line dyan. After 40 years mong pagkatrabaho dyan sa ginagawa mo, you end up nothing. You end up broke. Alam mo, may mga tao, hindi naiintindihan, hindi nare-realize hanggat hindi nasasaktan. Kailangan masaktan pa eh. Ang tagal-tagal mo na dyan. Tapos nung nag-crowd one ka, hindi mo sineryoso. Pero yung online selling mo, sineryoso mo. 5 years ka na sa online selling mo. Kaya ka nga nag-crowd one kasi hindi mo makuha pangarap mo dyan eh. Tapos nung nag-crowd one ka, sinasacrifice mo yung crowd one dahil sa online selling mo. Ang nangyayari, pinapabayaan mo yung crowd one, pero yung online selling mo, yung employment mo, yun ang pinofocus mo. Walang logic. Kaya ka nga nag-crowd one kasi hindi mo makuha pangarap mo dyan eh. Tapos nung nag-crowd one ka, mas binofocus mo yung online selling mo, yung employment mo. Ano logic? Ba't ka nag-crowd one? Eh yan din pala ipofocus mo. Tapos magre-reklamo ka pag hindi ka kumita kay crowd one. Ang pinofocus mo, yung employment, yung online selling mo. Diyan ka nag-focus. Tapos magre-reklamo ka kay Crowd1. Hindi kayo mama sa Crowd1. Scam na.
na-scam ka ng sarili mo. Hindi ka yumama sa Cloudbank kasi nga hindi mo pinokus. Kasi natatakot ka. Ba't ka natatakot? Yung ginagawa mo ng pamamasukan, yung online selling mo, yung mga sideline mo na yan, hindi ka nga natakot, ibuhos yan eh. Binuhos mo nga lahat dyan, hindi ka natakot. Bakit kay Cloudbank na pwede kang payamanin, ba't natatakot ka? Takot na takot kang ibuhos ang lahat. Ibuhos mo na rito, pati patot pa na ang gulo, itaya mo na. Kasi marami kang binabalikan eh. Ang dami mong fallback, ang dami mong fallback. Kumbaga sa gera, pagsugod sa gera, ikaw bilang pinuno, sunugin mo na yung tulay na babalikan. Para wala na kayong babalikan. Burning the bridge. Patay kung patay na to. Bakit? Wala na yung tulay. Wala na yung tulay. Wala na tayong babalikan. Sugod na to kung sugod. Alam mo, karamihan nagiging successful sa network marketing, yung wala nang fallback. Pag nag-iisip ka, ay okay lang. Pag di naman ako yumaman dito, may trabaho naman ako. Tapos, Along the way, habang ginagawa mo yung Cloudbank, ang nasa isip mo, okay lang, pag di ako naging successful, may tindahan naman kami. Lagi mong iniisip yung fallback mo. Yan ang nagpapabagal sa'yo. Subukan mong bitawan lahat ng fallback mo. Ang kilos mo, dire-diretso. Ang kilos mo, pasugod. No turning back. Hindi ka nga lilingon eh. Walang lingon-lingon. Sugod. Tinan mo, pupuntahan mo sa Cloudbank, success. Bakit? Wala ka nang babalikan. Ang kwento ko nga kanina, ikukwento ko na lang ulit, okay? Gawin mo to, buhay ang nakataya, pamilya mo nakataya. May isang tiger, pagising sa umaga, naisip niya mag-breakfast. Nakita niya rabbit, uy, breakfast ko to. Hinabol yung rabbit. Yung rabbit tumakbo. Naghabulan sila, almost 30 minutes. Inabot na ng isang oras. Naghahabulan yung tiger tsaka rabbit. Kasi nasa isip ng tiger, yun ang breakfast ko. Nakapokus siya dun sa breakfast niya, rabbit. Ang rabbit tumatakbo, hindi naabutan hanggang sa nawala na. Bakit hindi naabutan ng tiger yung rabbit? Kasi yung tiger is running for his breakfast. But the rabbit is running for his life. Sino mas mabilis tumakbo? Yung isa tumatakbo para sa breakfast lang. Yung isa tumatakbo para sa buhay niya. Mas mabilis tumakbo, yung buhay ang nakataya. Yung naghahabulan ng itak. Sino mas mabilis tumakbo? Yung nangahabol ng itak o yung hinahabol ng itak? Yung hinahabol. Mas mabilis. Yung hinahabol, mas mabilis yun. Bakit? Buhay ang nakataya dun. Yung nangahabol, trip-trip lang. So dito, dapat, para mabilis ang kilos mo, para buo ang loob mo, kailangan buhay ang nakataya. Itaya mo na to. Isipin mo na lang, pag hindi ka naging successful dito, maghihirap kayo habang buhay. Yun na lang isipin mo. Kanya-kanyang mindseting lang yan. Kanya-kanyang mindseting lang yan eh. Ikaw gagawa ng sarili mong motivation. Ikaw. Eh kung lagi mong iniisip, puro negative, hindi ka talaga makakarating. Maghanap ka ng dahilan kung ba't mo to gagawin. Huwag kang maghanap ng dahilan kung bakit ka susuko. Kasi naghahanap ka ng dahilan eh. Kung para huminto eh. Naku, nawalan ako ng grupo. Sign na to, sign na. Sign na to na hindi para sa akin. Ikaw lang nagsabi nun. The more na nahihirapan ka sa Cloudbank, the more na dapat mong isipin na para sa'yo to. Bakit? Lahat na naging successful dito, nahirapan. Ibig sabihin, pag nahihirapan ka, nasa tamang direksyon ka. Bakit? Bakit sinabi na sa tamang direksyon ka? Kasi pag nahihirapan ka, ibig sabihin may ginagawa ka. Maraming tao dito hindi nahihirapan kasi wala silang ginagawa. Sa mga oras na to, tulog na sila. Tapos yung maghapon nila, kung kailan maisipan, dun magka-Cloudbank. Tapos walang, hindi nila aaralin ng business. Pag hindi nila inaral ang business, bukas makalawa, magre-reklamo na yan sa GC. Bakit nawala yung reward? Sila pa galit. Sabi ko, ma'am, dalawang linggo na pong tinatapik dito yan, mawawala ang reward. Hindi mo pa rin alam. Ngayon lang pala sumilip sa GC. Tsaka ngayon lang nag-login. Sabi niya, ba't di ko maklaim-claim yung rewards? Wednesday na. Webes na nga, wala pa rin yung rewards ko. Sabi ko, ma'am, almost 1 month na nga namin pinag-uusapan yan na mawawala na eh. Hindi ka pala nakakasabay. Kailan ba makukuha yung rewards na yan? Sabi ko naman, ma'am, di ba nangangarap tayo? Kaya ka nga nag-Cloudbank, nangangarap ka eh. Oo, ang tanong, makukuha mo ba pangarap mo sa reward? Computin mo nga yung rewards mo? Wala pa nga 1,000 rewards yun eh. Wala pa. Paano kaya yaman sa rewards? Wala pa nga 1,000 yan. Yan lang inihintay mo. Isang taong ka na naghihintay sa reward. Kahit ibigay sa'yo ni Jonas Werner yan eh. Pag binigay sa'yo yung rewards mo, aani mo yan. Magkano lang yan? Eh hindi naman, wala naman dyan ang pangarap mo eh. Napaku ka na sa rewards, wala naman dyan ang pangarap mo. Dapat mag-focus ka kung saan meron ng pangarap mo. Kung saan nandun ang pangarap mo. Mag-build ka ng grupo, nandun ang pangarap mo. Sa Cloudbank, nandito ang pangarap mo. Huwag ka nang tumingin kung saan-saan. Marami ka nang ginawa. Employment, traditional business, online selling. Ilang years mo na ginagawa yan, hindi mo nakukuha pangarap mo. Tapos ngayon nakita mo ang Cloudbank, tapos ayaw mo pang i-focus. Babalik-balik ka na naman sa dati mong ginagawa. Para sa ano? Mag-uubos ka na naman ng panahon. Ilang taong ka na? 35, 45, 55. Ano, hihintay mo pa maging 65 ka, 75. Tapos pag matanda ka na, nakaganon ka na. Lord, ibalik mo ako sa pagkabata. Mga 35 pwede na. Magka-Cloudbank na lang po ako. Walang nangyari sa buhay ko eh.
Yung kapitbahay ko, mga nag-crowd ba, mayaman na. Ako walang nangyari, Lord. Pwede ba ibalik mo ako sa pagkabata? Wala na. Meron kang ilan taon na lang. Kung 35 pa ngayon, meron ka pang mga 30 years para mag-retire. 30 years na lang. Eh kung 45 ka na, 20 years na lang yan. Eh kung 50 ka na, ilang years na lang natitira sa'yo. Huwag mo nang sayangin sa mga walang kapararakang bagay. Huwag mo nang ubusin yung mga natitira mong taon sa mga bagay na hindi ka pinapayaman. Dapat the rest of your life will be the best of your life. Simulan mo na ngayon. Design your future today, not in the future. If you want to become successful by 2022, car, house and lot, farm, resort, apartment, 2022-2023, dapat yan ang nakikita mo. At para makuha mo yan, kailangan mo yan simulan today. Simula ngayong araw na to, trabahuhin mo na papunta sa 2022 hanggang 2023. Kahit umabot pa yan ng 2025, batang-bata ka pa nun. Pag nakuha mo yung success, habang buhay ka na, napakakainin ng pinaghirapan mo. Sabi ko nga, ulitin ko, the rest of your life will be the best of your life. Pay now, play later. Okay? Thank you very much. Thank you so much, Coach.